Ay, kumusta sa inyo lahat? Ngayong araw, pag-uusapan natin, bakit ka nagtatagal sa paggawa ng mga tasks, ng assignments, ng projects? Pero bago natin simulan yun, kailangan muna natin malaman kung bakit mahalaga na hindi tayo masyadong magtagal sa mga tasks. Though meron tayong mga gawain na nangangailangan talaga ng madaming oras, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung oras na hindi siya mas hahaba pa sa dapat na oras. Na kapag alam mo naman na dapat maikli lang to, dapat hindi itong humaba. At yung mga mahaba na task na meron tayo, hindi pa lalo siyang humaba pa. Hindi maganda na tumatagal tayo sa isang task kasi meron lang tayong limited na time. Hindi naman lahat tayo merong isang buong araw para sa isang gawain, di ba? For example, sa assignments, hindi mo naman pwedeng ubusin yung oras mo sa buong araw kasi may mga klase ka pa, meron ka pang time para magpahinga dapat, meron ka pang time para kumain at para sa ibang tao na kasama mo sa bahay. So mahalaga na hindi dapat natin ubusin yung oras natin sa mga gawain na meron tayo. At syempre, mahalaga rin na malaman natin na limited lang yung energy na meron tayo. Hindi naman pwedeng mapagod ka sa isang assignment o sa isang project tapos mawalan ka na ng time para sa family mo, para sa mga gawaing bahay. So mahalaga na makonserve natin yung energy natin sa paggagawa ng mga tasks. So ngayon, pag-uusapan na natin bakit ka nagtatagal sa gawain o sa mga assignments mo, sa mga projects mo. Isa dyang sagot ay baka medyo distracted ka. Siguro nadidistract ka ng notification ng phone mo, ng music, di ba? Pag nakikinig ka ng music, imbis na gumagawa ka ng assignment, dahil nakikinig ka ng music, minsan napapakanta ka sa music, o kahit yung isip mo lang na umiikot dun sa tono ng music. So, instead na yung focus mo nasa assignment, nandun na sa kanta. O kaya naman pwedeng distracted ka sa bahay nyo kasi mamaya at maya inuutusan ka or may mga kailangan ka dapat gawin. Mahalaga na maintindihan natin na ang focus, kailangan niya ng time para mag-build up. Hindi yan yung pwedeng, ay gusto kong gumawa ng assignment ngayon, makakagawa na agad ako. Mahirap yon, hindi ganun kadali yon. Kailangan na medyo makabuelo yung focus natin para tayo makagawa ng assignment na productively. So para hindi pare-start ng pare-start yung focus natin sa paggawa ng mga task. For example, gumagawa ka ng assignment mo tapos may nag-notify sa cellphone mo, tumunog, so titingnan mo yon. So babalikan na naman sa assignment mo, so tutulog na naman yung cellphone mo, titingnan mo yon, babalikan na naman sa assignment mo. Lalo tumatagal yung paggawa natin ng assignment. At the same time, kailangan mag-build up ng focus natin. Kaya usually, kapag paalis tayo ng paalis sa assignment natin, hindi natin to nagagawa ng maayos. So, minsan nawawala tayo sa topic. So ang maganda dito, dapat gawin muna natin sa paggawa natin ng assignment, i-silent muna natin yung mga cellphones natin kung hindi natin gagamitin. Or mas maganda, ilagay muna natin sa kabilang part ng kwarto para hindi tayo nadidistract nito kapag nag-notify tapos magliliwanag yung cellphone or kaya magba-vibrate. Malalaman mo na naman, so madidistract ka. So dapat ihiwalay muna natin yung mga phone natin, kung anong mga gadgets na meron ka habang gumagawa tayo ng assignments. Pangalawa naman dyan yung mga pakikinig ng music. Although may mga certain music na matutulungan tayo sa paggawa ng assignment, iwasan natin yung mga music na familiar na tayo doon or yung mga music na alam na natin yung lyrics, kabisado natin, o yung tono, kasi dahil alam na natin yung kanta, napapakanta tayo sa isip natin. Kaso naman, paano yung mga taong hindi makagawa ng mga assignments and projects habang walang pinapakinggan? Ang magandang solusyon dyan ay tulad ng ginagawa ko, nakikinig ako ng mga ambient na sounds. Meron mga playlist dyan sa Spotify, yung lo-fi beats, o kaya naman yung deep focus. Yan yung mga pinapakinggan ko habang may ginagawa ko mga assignments para hindi siya feel na tahimik pero at the same time, hindi ako nadidistract ng music. Isusunod naman dun ay yung mga tao sa bahay na kasama natin. Usually, nadidistract tayo sa kanila. So, nangyayari, kailangan na naman natin ulit mag-build up ng focus sa assignment natin, which is nakakapagod and at the same time, nakakatamad. So, para hindi tayong madistract nila, siguro sabihan muna natin sila na ma o pa, gagawa ko ng assignment. So, huwag niyo muna akong guluhin. Or pwede rin magsuot tayo ng mga earphones o headphones para nalalaman ng mga tao sa bahay na meron tayong ginagawa at hindi tayo dapat dinidistract. Kapag nagsuot ka talaga ng headphones, tapos nakita ka na ang kasama mo sa bahay na nakasuot ka ng headphones or earphones, malalaman nila na hindi mo sila naririnig. So, hindi ka na nila puutusan. Tips yun para sa mga gustong umiwas sa utos. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tayo tumatagal sa paggawa ng mga tasks
ay possible na hindi pa ready yung mga katawan natin. Pwedeng masyado ka pang pagod, kulang ka sa tulog. So mahalaga na dapat magkaroon tayo ng sapat na pahinga tuwing gabi. Or kapag wala ka namang ginagawa tuwing hapon, imbis na mag-scroll ka lang magdamag sa cellphone mo, manood ka lang ng mga videos na hindi mo naman talaga kailangan panoorin, ibigay natin yung time na yan para magpahinga, para matulog. Kasi yung pag-cellphone, hindi naman siya tunay na pahinga eh. Nagre-require ka pa rin ng energy sa pag-scroll at nagre-require ka rin ng energy sa panonood. Kahit mga random YouTube videos lang yan ng mga pusa at aso, kailangan natin ng focus dyan. Kaya gawin natin yung tunay na pahinga, which is matutulog or iidlip. Pero wag naman yung masyadong nagpapahinga na. Kasi yung akala natin na kapag sobra ka sa pahinga, ay may sapat ka na energy na nakastore. Hindi ganun yun. Mas lalo tayong tatama rin. Kaya minsan kapag nafe-feel mo na parang napapagod ka gumawa ng assignments, tinatamad ka dahil wala kang energy, mahalaga na hindi natin makalimutan yung pag-exercise. Actually, ginagawa ko yun kapag feeling ko hindi ako motivated gumawa ng assignments, magpo-push-ups ako ng 10 beses at magkakaroon ako ng energy. Actually, may mga research dito na kapag nag-exercise ka, akala mo mapapagod ka. Actually, baliktad. Tuwing nag-exercise ka, dun ka nagkakaroon ng mas marami pang energy. Kaya, huwag tayo masyadong magpagod, pero at the same time, huwag naman tayo masyadong magpahinga. Mag-exercise din tayo. Kaya kahit minsan, subukan din natin lumabas ng bahay para maglakad-lakad man lang or mag-jogging. Pero, huwag pa rin natin kalimutan magsuot ng mask. Yung huling possible na dahilan kung bakit ka natatagalan sa paggawa ng mga tasks ay baka hindi pa ready yung isip mo. Mahirap gumawa ng mga assignments kung yung utak mo mismo hindi pa ready gumawa ng assignments. For example, masyado kang masaya, mahirap gumawa ng assignments kapag masyado kang nag-i-enjoy. Kasi yung paggawa ng assignments, magiging mukhang boring. The same way, sa pagiging malungkot, kapag malungkot ka, tatamarin kang gumawa ng assignments kasi parang magbumukha siyang burden para sa'yo. So mahalaga na i-ready muna natin yung isip natin sa paggawa ng assignment. Paano natin magagawa yon? Ang ginagawa kong paraan ay gumagawa ako ng schedule sa to-do list ko at nilalagay ko dun yung oras na dapat akong gumagawa ng assignment. So meaning, kapag nalaman ko na ito, nag-alarm na sa oras na ito na dapat ako gagawa ng assignment, dun na automatically nasa-set yung mood ko na ito na yung oras sa paggawa ng assignment. Kaya naman, nakaset na agad yung isip ko sa paggawa ng assignment. Hindi siya nagmumukhang burden, hindi rin siya nakakatamad. Hindi ko man alam kung mukhang complicated to mga sinasabi ko ng mga steps na parang gagawa lang ako ng assignment, kailangan pa may mga ganitong dapat i-ready. Pero ito yung mga ginagawa ko na alam ko na nagpapabilis sa akin sa paggawa ng assignment. Para masulit ko yung time ko, para mas marami pa akong pahinga, para mas marami pa akong time sa sarili ko at sa ibang tao. Kaya sana naman naging helpful itong video na to para sa inyo. Kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around.